Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. May mga relasyon na dumadaan sa panlalamig, yung parang nawala na ang thrill at excitement. Upang hindi mauwi sa hiwalayan ay kinakailangan daw na maibalik ang dating init. Maraming paraan upang yan ay magawa ng dalawang magkarelasyon. May mga tamang paraan at meron ding mali. Ang iba ay mas pinipili ang maling paraan dahil doon sila nakakaramdam ng kasiyahan. Kahit alam nila na maaari yung magdulot ng mas malaking problema ay ginagawa pa rin nila sa pag-akala na magagawa nung pagliabin ng kanilang pagmamahalan kahit pa may ibang tao na mapapasok sa kasalanan. Dear Papa Dudut, isang biyaya raw mula sa kalangitan kapag binayaan ka ng magandang mukha at pangangatawan. Marami ang ahanga sa iyo lalo na sa social media. Ngunit sa lagay ko ay ang pagiging gwapo ang naging daan para maipit ako sa isang sitwasyon na kahit sa aking panaginip ay hindi ko naisip. Itago mo na lamang ako sa pangalang Kenji, 28 years old at nagwo-work sa isang kilalang BPO company. Isa ako sa mga empleyado na naging work from home ang setup ng pumutok ang pandemic. Noong sa site pa ako nagtatrabaho ay naging mulat ako sa pangit na kalakaran ng buhay. Nandyan ang mga workmates kong sipsip sa mga nakakataas. Mga may asawa na pero nakikipagrelasyon pa sa katrabaho. Mga nag-aagawan sa isang lalaki at kung ano-ano pa. Kumbaga naging saksi na ako sa iba't ibang hindi magandang senaryo. Kahit ako ay naging bahagi din ng isang hindi magandang sitwasyon habang ako ay nagtatrabaho. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura ako Papa Dudut. Ayoko maging tunog mayabang sa mga listeners mo pero yon ang katotohanan. Bago pa lamang ako noon sa BPO company na pinagtatrabahuhan ko ay may isang bading na may mataas na posisyon sa kumpanya ang kinausap ako. Magiging madali daw ang trabaho ko kung papayag ako maging boy toy niya. Walang label daw dahil meron siyang partner. Basta kapag gusto niya na may mangyari sa amin ay dapat papayag ako. Pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Sabi ko ay kaya kong padaliin ang aking trabaho sa sarili kong paraan. Naging other guy din ako nang hindi ko alam. May workmate akong babae na lapit ng lapit sa akin. Akala ko ay single siya dahil hindi ko inakala na may babaeng taken na pero nagagawa pang lumandi sa iba. Dahil sa akala ko ay wala siyang sabit ay pinatulang ko ang paglapit niya sa akin. Tinuka ko ang palay dahil eto na ang mismong lumalapit sa akin. Hanggang isang gabi paglabas ko ng building ay may sumaksak sa tiyan ko. Sinabi niya na layuan ko na ang girlfriend niya. Isang babae lang ang kalandian ko ng panahon na yon kaya alam ko kung sino ang tinutukoy ng sumaksak sa akin. Nadala ako sa ospital at nagpasalamat ako sa Diyos kasi hindi malalim ang pagkakadali sa akin. Nakasurvive ako. Umiwas na rin sa akin yung babae at hindi ko nga lang naipukulong yung lalaking sumaksak sa akin. Lumipat na ako ng ibang company dahil pakiramdam ko ay sobrang toxic na ng environment sa unang kumpanya na aking napasukan. Pero ganun pa rin Papa Dudut, ang dami ko pa rin nakikitang mga maling relasyon. Laganap nga talaga yata ang tukso sa ganong trabaho. Yun naman ay base lang sa aking experience at hindi ko po nilalahat. Umiwas na lamang ako sa mga tuksong lumalapit sa akin lalo na't alam kong mali. Natuto ako makisama sa mga katrabaho ko nang hindi ginagawa ang mga maling gawain na ginagawa ng iba sa kanila. Pero sa kabila ng mga hindi magandang nakikita ko ay may mga naging kaibigan pa rin ako sa aking trabaho. Hindi ko inaasahan na magbabago ang setup ng aking trabaho sa bigla ang pagpasok ng pandemya. Natakot ako nang unti-unting tumaas ang kaso ng nagkakaroon ng COVID-19. Bukod doon ay natakot din ako para sa aking trabaho. Hindi ako maaaring mawalan ng pagkakakitaan dahil may mga monthly bills akong binabayaran.
at nagbibigay din ako kahit papaano sa pamilya ko na nasa probinsya. Buti na lamang at hindi ako isa sa inalis na empleyado ng kumpanyang aking pinapasukan. Nagkaroon pa ng work from home setup na mas naging pabor sa akin kasi mas safe kapag nasa bahay lang. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking tita na nasa probinsya namin ng panahon na yon. Nagbakasyon siya at dahil pahirapan na ang biyahe ay hindi na siya makabalik sa syudad. Kenji, work from home ka na hindi ba? May ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Baka pwede mo ako mapagbigyan? Ang sabi sa akin ni tita. Kung kaya ko tita eh, bakit hindi? Ano po ba yan? Tanong ko. Naipit kasi ako rito sa lockdown kaya hindi ako makabalik. Malapit ka lang naman sa apartment ko, baka pwedeng doon ka muna at ikaw nang maningil sa mga tenant ko. May bakanting unit sa second floor, sa dulo. Doon ka na muna tumuloy. Yung susi naman ihingin mo sa tenant na nasa first floor. Kay Tita Flora, ikaw na muna ang bahala sa apartment ko hanggang sa makabalik ako. Okay lang ba? Mahabang pakiusap ni tita sa akin. Mabilis kong tinanggap ang offer na yon ng tita ko, Papa Dudut. Napakalaking tulong sa akin ng libreng tirahan ng ilang buwan. Isa pa ay alam ko na maganda ang unit sa two-story apartment ng aking tita. Puro yun one bedroom at medyo malaki din. Kaya nagpapasalamat ako kay tita kasi malaking tulong yon para sa akin. Kinabukasan ay kumuha na ako ng travel pass at health certificate para makalagpas sa mga checkpoint. Nakarating naman ako sa apartment ng tita ko nang walang problema. Nag-hire ako ng isang van para madala ko lahat ng gamit ko. Kinuha ko na kay Tita Flora ang susi at nasabihan na rin pala ng tita ko ang mga tenant doon na ako na muna ang bahala sa apartment at sa akin sila magbibigay ng monthly rental. Kung may problema ay sa akin din tatakbo ang mga umuupa. Naging bahira para sa akin ang paglilipat ng mga gamit ko sa apartment unit na nasa ikalawang palapag. Kailangan kong mag-akyat at baba ng ilang ulit sa paghahakot. Ang bigat pa naman ng desktop computer na gagamitin ko sa aking pagtatrabaho. May wifi connection naman sa unit na yon kaya hindi ko na problema ang internet connection. Yung allowance na ibinigay ng company for internet ay maitatabi ko at maiipon. Tanghali ako dumating noon at gabi na nang matapos ako sa pag-aayos ng aking apartment unit na magiging tahanan ko ng ilang buwan o baka nga taon pa kasi walang nakakapagsabi kung kailan matatapos ang lockdown. Kinabukasan ay ang paggrocery ang inasikaso ko. Nag-stock na ako ng maraming pagkain dahil hindi ako sigurado kung mabibigyan pa ako ng ayuda mula sa gobyerno. Sa araw din na yon ay nagsimula na ako magtrabaho. Nang matapos ang trabaho ko sa hapon na, ay sandali akong lumabas ng aking unit at tumambay sa may balcony para magsigarilyo. Nagulat ako nang bumukas ang katabing pinto ng aking unit at lumabas ang isang matangkad na lalaki na may malaking katawan. May mask naman siya kaya hindi ako nabahala. Ikaw ba yung pamangkin ni Ate Verna? Tanong ng lalaki. Ako nga, Kenji nga pala, pagpapakilala ko. Archie, sabi niya sa kanyang pangalan. Maya-maya ay may isang babaeng lumabas muli. Ipinakilala sa akin ni Archie ang maganda at sexy na babae sa akin. Si Lani na asawa niya. Matagal na raw sila doon at mag-iisang taon na. Mukha pa silang mga bata. Siguro ay nasa early 30s o late 20s lang sina Archie at Lani. Hindi nagtagal ang pag-uusap naming tatlo dahil mag-grocery pa sila. Hindi ko alam kung paano sila nakakalabas na dalawa dahil sa aking pagkakaalam ay isang tao lang ang pwedeng lumabas kada household. Nasabi ko sa aking sarili na bagay sina Archie at Lani. Isang gwapo at isang maganda. Na-curious tuloy ako kung ano ang itsura ng mga anak nila. Wala kasi akong napansin na bata sa unit nila. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging malapit ang loob ko sa mag-asawa sa kabilang unit. Minsan kapag nagluluto si Lani ay kinakatok niya ako at binibigyan ako ng ulam.
May mga pagkakataon din na nakakasabay ko ang isa sa kanila sa pagtambay sa balcony para magsigarilyo. Kailanin ko nalaman na wala silang anak ni Archie. Ayon sa kanya ay wala pa sa plano nilang mag-asawang magkaroon ng anak. Kahit pa 6 na taon na silang kasal. Hindi pa raw kasi sila sawa sa isa't isa at nais pa nilang i-enjoy ang kanilang relasyon nang wala pang responsibilidad na mabigat kagaya ng pagkakaroon ng anak. May mga couple na akong nakilala na ganon ang mindset kaya hindi na ako nagulat kina Archie at Lani. Kaya hindi rin ako nagiging mapanghusga sa mga mag-asawa na matagal nang nagsasama tapos eh wala pang anak. Nag-i-exist talaga ang mga ganong mag-asawa. Tinanong ko sila kung ano ang trabaho nila. Hindi nila ako direktang sinagot basta ang sabi nila ay kagaya ko na work from home din sila. Kahit daw bago magkaroon ng pandemic ay sa bahay lang ang kanilang trabaho. At dahil sa hindi nila sinasabi kung ano ang trabaho nila, ay inisip ko na baka nalilinya sa trading ng Bitcoin ang pinagkakakitaan nilang mag-asawa. Mabait na kapitbahay sina Archie at Lani. Hindi sila maingay kaya hindi ako nahihirapan sa aking pagtatrabaho at oras ng pahinga. Medyo naiinggit pa nga ako kay Archie kasi napakaganda ng asawa niya. Hindi ko tuloy maiwasan na hilingin na sana kapag nagkaroon ako ng asawa ay kagaya ni Lani. Maganda at sexy. Bukod doon ay masarap pang magluto. Paminsan-minsan ay tumatawag si tita sa akin. Tinatanong niya kung okay lang ba ako at kumusta ang mga tenant niya. Huwag daw ko masyadong maghigpit sa paniningil dahil karamihan sa mga yon ay nawala ng trabaho. Basta raw bayaran lang na mga ito ang tubig at kuryente ay okay na. Mabilis na lumipas sa mga araw at nakaisang buwan na ako sa apartment ng aking tita. Akala ko ay sandali lang ang lockdown pero na-extend pa yon nang na-extend. Mabuti na lamang at may kapitbahay akong nakakausap. Kahit paano ay hindi ko nararamdaman na mag-isa ko. Siguro kung wala sina Archie at Lani next door ay baka nag-alaga na ako ng aso o kaya ay isda. Ikaw Kenji, wala ka bang girlfriend? Tanong sa akin ni Archie nang nasa balcony kami isang gabi. Wala, dati meron pero sakit lang sa ulo kaya nakipaghiwalay na ako. Tugon ko. Ang hirap siguro ng walang girlfriend ngayong pandemic, no? Yung kagaya mo na mag-isa sa bahay, nakakabaliwang ganun. Saka wala kang mapaglalabasan ng init, pilyong sabi pa ni Archie. May ibang paraan naman kahit ako lang mag-isa, sabi ko sa hindi komportableng tono. Pero mas okay pa rin kapag may kasama, mas marami, mas masaya, nakangiting turan pa ni Archie. Inakala ko na nagbibiro lang si Archie nang sabihin niya yon sa akin, Papa Dudut. Kaya hindi ko sineryoso ang mga lumabas sa bibig niya. O kaya ay iniinggit niya lamang ako kasi alam niya na wala akong kasama sa unit ko habang siya ay merong Lani. Nabuhay tuloy ang curiosity ko sa kung ano nga ba ang ginagawa nina Archie at Lani sa tuwing nakasarado ang pinto ng unit nila at nasa loob silang dalawa. Aaminin ko na crush ko si Lani, Papa Dudut. Para sa akin ay normal lamang yon dahil lalaki ako na humahanga sa isang magandang babae. Alam ko rin ang aking limitations, hanggang sikretong paghanga lang ang pwede kong gawin dahil may asawa na si Lani. Hindi ako maaaring lumagpas doon dahil isang malaking kasalanan ang pumatol sa isang tao na pagmamay-ari na ng iba. Ayoko matulad sa mga kasamahan ko sa trabaho na pinili ang magkasala kahit na alam naman nila ang tama. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako gagawa ng hakbang na sa huli ay aking pagsisisihan. Tama na ako na hanggang pagnanasa lang kay Lani. Sa imahinasyon ko na lamang siya aangkinin. Totoo nga yata na kapag lumalayo ka sa tukso ay mas lalo ka nitong lalapitan. Ang totoo ay malakas ang pagtitimpi ko sa tukso dahil napatunayan ko yan ng magtrabaho ako sa BPO company, Papa Dudut. Pero hindi ko yata kayang labanan ang tuksong nasa kabilang pinto, masyadong malakas. Isang gabi ay nalimpungatan ako sa ingay na aking narinig sa unit ni Archie at Lani.
Ang buong akala ko ay nag-aaway sila dahil parang hinahampas ang dingding. Pero na-realize ko na hindi sila nag-aaway. Ang pagkalampag ay sinabayan ng mga ungol papadudot. Doon ko nalaman ang ginagawa nilang mag-asawa. Halos gabi-gabi ay ganon ang nangyayari. Gusto ko sana silang kausapin tungkol sa bagay na yon pero ako ang nahihiya. Baka isipin nila na sinasadya ko silang pakinggan. Habang tumatagal ay nai-enjoy ko na rin ang naririnig ko sa unit ng mag-asawa. Minsan ay pumapasok sa imagination ko na sana ay ako na lamang ang kasama ni Lani at hindi si Archie. Nang mag-lift ang liquor ban sa lugar namin ay nakita ko si Archie na bumili ng napakaraming alak. Aniya matagal na silang walang stock ng alak kaya sinamantala na niya at baka raw bumalik ang ban sa mga nakakalasing na inumin. Ako naman ay hindi mahilig uminom dahil mabilis akong malasing at hindi nasiyahan sa pag-lift ng liquor ban. Panggabi ang shift ko ng araw na yon. Nang sumapi ang oras ng aking break ay lumabas ako at tumabay sa balcony para magyosi. Kahit nakasarado ang pinto ng unit ni Archie ay narinig ko ang tawanan nila ni Lani. Halos ating gabi na pero gising pa sila. Ang hula ko ay nagiinuman silang mag-asawa dahil maraming biniling alak si Archie noong umaga. Patapos na sana ako ng aking sigarilyo nang biglang lumabas si Lani. Namumungay ang mata niya at namumula ang mukha. Alam kong lasing siya, Papa Dudut. Kumaway siya sa akin na tinabihan ako sa pagkakatayo. Nakisindi siya ng sigarilyo. Tara inom tayo. Dalawa lang kami ni Archie eh. Anyaya ni Lani sa akin. Hindi pwede, may trabaho ko ngayon. Yosi, break ko lang. Saka hindi ako umiinom. Mahina ako dyan. Tanggi ko. Sige, tatanggapin ko ang pagtanggi mo dahil may work ka. Pero next time kapag pwede ka na ay makipag-inuman ka na sa amin ni Archie ha. Kahit mahina kang uminom ay wala kang dapat na ikatakot. Safe ka sa amin ng husband ko. Nakatawang turan pa ni Lani. Hindi na ako hinintay ni Lani na makasagot dahil pumasok na muli siya sa loob ng kanilang unit. Ilang araw ang lumipas at nangyari na ang gusto ni Lani. Talagang inalam nilang mag-asawa ang araw na wala akong pasok para maaya nila akong makipag-inuman. Naniniwala ako sa kasabihan na kapag may alak ay merong balak. Hindi ko lang mahulaan kung ano ang balak ni Lani sa akin gayong kasama namin sa inuman ang kanyang asawa. Matapos ang dinner ay pumunta ako sa kabilang unit. Wala akong dala dahil sabi ni Lani ay sila na ang bahala sa pulutan at alak. Basta pumunta raw ako ng ayos sa kanila. Ang gusto raw nila ay makabanding ako at mas makilala ako. Medyo may kaba sa aking dibdib dahil hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari. Nahiya na akong tumanggi dahil baka sabihin nila na masyado kong snob. Hard na alak ang nilabas ni Archie habang si Lani ay nagluto ng puluta na sisig. Nasa isang pabilog kaming lamesa. Masaya sila na sa wakas ay nakasama nila ako sa inuman matapos ang ilang beses kong pagtanggi sa kanila. Magtatampo na raw sila sa akin kung hindi ko pa sila pinagbigyan. Magaan na kausap sa inuman ng mag-asawa, Papa Dudut. Sa umpisa ay tungkol sa pandemic ang aming usapan. Hanggang sa dumako yon sa personal na bagay nang makalahati na namin ang malaking bote ng alak. Lasing na ako ng oras na yon, Papa Dudut. Kahit nakakailang tagay pa lamang ako ay ramdam ko na ang epekto ng alak sa akin. Tinanong ni Lani kung wala ba talaga akong girlfriend. Hindi raw siya naniniwala na wala kasi gwapo raw ako. Sigurado raw siya na babae na mismo ang lumalapit sa akin. Kahit daw siya ay nagka-crush sa akin nung una niya akong nakita. Hindi ako naging komportable sa sinabi ni Lani na nasa harapan ko si Archie. Ngunit nang tingnan ko si Archie ay nakangiti siya at parang okay sa kanya ang sinabi ni Lani. Wala akong nakitang pagsiselo sa kanya kahit na kaunti. Wala talaga. Ayoko munang pumasok sa isang relasyon ngayon at baka hindi rin magtagal kasi pandemic. Hindi kami makakapagkita kaagad. Tugon ko. Alam mo Kenji, inaya ka namin mag-inom dahil may gusto kaming i-share sa'yo. Ang totoo kasi may pinagdadaanan kaming problema ng aking asawa. Seryosong sambit ni Archie. Kayo may problema? Ang saya-saya nyo kaya?
Halos gabi-gabi ko ngang naririnig yung inihinto ko na ang aking sasabihin nang ma-realize ko na masyado ako nagiging komportable dahil sa aking kalasingan. Malakas na tumawa sina Archie at Lani. Hindi raw akalain ni Lani na ganoong kalakas ang ingay na ginagawa nilang mag-asawa tuwing may ginagawa sila sa kanilang kwarto. Para maiba ang topic dahil sobra na ako nahihiya nang malaman nila na naririnig ko sila tuwing gabi ay tinanong ko kung ano ang problema nilang dalawa. Sana ilawakan mo ang pag-iisip mo sa mga sasabihin kong problema namin ni Archie, Kenji ha? Ang sabi pa ni Lani. Pagdating kasi sa kama ay adventurous kami ng aking asawa. Lahat na yata inagawa na namin kaya parang nawawala na ang init namin sa isa't isa. May gusto sana kaming itry at ikaw ang naisip namin na makakatulong sa amin ng malaki. Bigla akong pinagpawisan sa sinabi ni Lani, Papa Dudut. Anong tulong ba ang kailangan nyo? Nanginginig ang boses kong tanong. Gusto sana namin na sumama ka sa amin ni Archie sa tuwing magsisiping kami. Yung tatlo tayo, ako at si Archie, kahit magbayad kami sa'yo, sabihin mo lang ang presyo. Diretsong sagot ni Lani. Uminit ang pakiramdam ko sa sinabi ni Lani. Napainom ako ng dalawang magkasunod na tagay at hindi ako nakapagsalita. Hinintay ko na sabihin nila na nagbibiro lang si Lani pero seryoso talaga sila, Papa Dudut. Maraming imahe ang tumakbo sa utak ko. Mga bagay na sa imahinasyon ko lamang naranasan. Nang hindi ako nagsalita ay sinabi ni Archie na pag-isipan ko ang alok nila sa akin. Nagpatuloy kami sa inuman, bumalik na sa normal ang aming kwentuhan. Sumasabay ako sa tawa nilang dalawa pero tumatakbo sa utak ko ang offer nila sa akin. Madaling araw na nang matapos ang aming inuman, nagtaka ako sa aking sarili dahil nagawa kong makisabay sa mag-asawa. Tapos eh dalawang bote pa ang naubos namin. Pagtayo ko ay mas lumala ang aking hilo. Inihatid ako ni Archie sa aking unit at maayos niya akong inihiga. Bago niya ako iwanan ay binulong niya sa akin na sana ay pumayag ako dahil kung hindi ay baka tuluyan nang mawala ang init nila ni Lani sa isa't isa at maging dahilan pa yon ng kanilang paghihiwalay. Tumatak sa isip ko ang sinabing yon ni Archie sa akin, Papa Dudut. Kahit lasing ako nang marinig ko yon ay naaalala ko pa rin yung kinabukasan ng tanghali nang magising ako. Hindi ko makakalimutan ang lungkot sa boses ni Archie at ang kagustuhan niyang masagip ang kanilang pagsasama ni Lani. Maghapon ako nag-isip kung tatanggapin ko ba ang alok nilang mag-asawa. Kahit sa oras ng trabaho ay naiisip ko pa rin yon. Ang totoo, bukod sa nais kong tulungan silang dalawa ay may parte rin ng utak ko ang nai-excite sa mga mangyayari kapag pumayag ako. Hanggang isang desisyon ang aking nabuo, Papa Dudut. Pumayag na ako sa gusto ni na Archie at Lani. Hindi ko naman naisip na kasalanan ang aking gagawin dahil gusto nila yung dalawa. Siguro kung sila nilang ang may gusto ay hindi ako papayag. Pero dalawa silang nagkaisa sa offer na yon sa akin. Matapos ang aking shift, para sa gabing yon ay kumatok ako sa unit ni na Archie at Lani. Si Lani ang nagbukas ng pinto at agad niya akong pinapasok. Nandun si Archie nakaupo sa sofa. Pinatay niya ang TV nang makita ako. Nang makaupo ako ay doon ko sinabi sa kanila ang aking pasya. Napakasaya nila nang sabihin kong payag na akong sumama sa kanila sa tuwing magsisiping silang mag-asawa. Pero tinanggihan ko ang pera dahil lalabas na isa akong bayaran. Ang sabi ko ay gagawin ko yon para makatulong sa kanilang lumalamig na relasyon. Pinag-usapan namin ang mga gagawin namin. May pinapanood silang maselang video sa akin para meron akong ideya. Pagbalik ko sa aking unit ay nanlamig ako dahil sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko pero iba ang aking pakiramdam na yon. Yung dating imahinasyon ko lang ay magiging katotohanan na. Kinabukasan ng gabi ay may narinig akong katok sa pinto ng aking unit. Pagbukas ko ay nakita ko si Archie. Nakangiti siya sa akin. Niyaya na niya ako sa unit nila dahil handa na raw ang lahat. Pagdating ko sa unit nila ay dumiretso kami sa kwarto. Dimang ilaw at may kandila sa paligid. May tumutugtog pang music na sexy. Talagang inayos nila ang kwarto para maging romantic yon, Papa Dudut.
mas tumindi ang aking kaba. Lalo na nang magsimula na kaming tatlo. Hindi ko na lang idedetalye ang mga naganap dahil masyadong maselan, pero masasabi ko na sobra kong nasatisfy sa nangyari ng gabing yon. Walang sapawa na nangyari. Magaling magdala si na Archie at Lani na parang dati pa nila yung ginagawa. Umuwi akong parang nakalutang ang mga paa sa ulap. Hindi ako makapaniwala sa aking na-experience, Papa Dudut. Parang kahit kakatapos lang namin ay gusto ko nang ulit-ulitin yon. Hindi naman ako nabigo dahil ginawa ulit naming tatlo yon ng sumunod na gabi at ng isa pang gabi. Lingid sa kalaman ng mag-asawa ay sobra na akong nag-i-enjoy dahil sa nahahawakan ko na si Lani. Parang yun naman talaga ang main reason ko kung bakit ako pumayag sa offer nila. Kahit alam kong open silang dalawa sa lahat ng bagay ay hindi ko yon masabi dahil nahihiya pa rin ako kay Archie. Baka kasi magalit siya kapag nalaman niya na may feelings ako sa kanyang asawa. Lalo na't ang aming usapan ay sa kama lamang ang aming relasyon. Hanggang doon lang at hindi ako pwedeng ma-fall kay Lani o si Lani sa akin. Kumbaga ay trabaho lang at walang personalan. Sa paglipas ng mga araw ay tataas baba ang kaso ng COVID-19. Dahil doon ay napag-usapan namin ang katrabaho ko na baka magbalik na kami sa office. Sana bumalik na tayo sa site, no? Kenji, nakaka-board kasi sa bahay, ang ingay pa. Reklamo ng kaibigan ko sa trabaho na si Mike habang magka-video call kami. Mas okay nga ang work from home eh, walang pressure. I-set up mo kasi ng maayos ang working space mo kagaya ng sa akin. Turan ko sa kanya. Sana all may malaking working space kagaya mo. E teka, bakit parang ayaw mo nang bumalik sa office? Siguro may kasama ka na dyan sa apartment mo, no? O kaya eh, may maganda ka ng kapitbahay, biro ni Mike. Wala, mas nagustuhan ko lang na sa bahay nagtatrabaho. Walang magugulong katrabaho at hindi ko nakikita ang mga ginagawa nilang kasalanan. Tugon ko sa tono na nagbibiro. E di ikaw ng angel sa kabaitan at walang bahid ng kasalanan, ang natatawang turan pa ni Mike. Alam ko na masyadong makasariling isipin, pero nang panahon na yon ay pinagdarasal ko na sana huwag munang humupa ang kaso ng nagkakaroon ng virus para hindi kami pabalikin sa office. Kapag nangyari kasi yon ay aalis na ako sa apartment na yon at malalayo na ako kina Archie at Lani. Hindi na ako makakasali sa kanilang pagsisiping. Napakababaw ng aking dahilan, Papa Dudut, talagang nadala ako sa tukso. At pakiramdam ko ng time na yon ay hindi ko na kayang mabuhay nang wala na ang mag-asawa na nasa kabilang pinto. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang pumayag ako sa nais ni na Archie at Lani. Naging normal na sa akin ang pag-atok ni Archie sa unit ko tuwing gabi. Kapag ganon ay alam ko na ang gagawin naming tatlo. Yun nga lang ay natatakot ako sa aking nararamdaman, Papa Dudut. Sa pagtagal kasi ay mas lalo akong nagkakagusto kay Lani. Sa kanya ako nakafocus sa tuwing magkakasama kaming tatlo sa kama. Kahit ang dapat ay pantay dapat ang atensyon na ibinibigay namin sa isa't isa. Talagang yung pantasya ko ay binigyan ko ng katuparan. Hindi naman ako ang nag-offer sa kanila ng ganon at sila, kaya hindi dapat ako makonsensya sa aking ginagawa. Ganon ang iniisip ko. Ngunit wala akong kaalam-alam na napapansin pala ni Archie ang aking ginagawa. Isang araw ay kumatok siya sa aking unit. Akala ko ay gagawin namin yon ng umaga, pero ang sabi niya ay meron siyang sasabihin sa akin. Pinapasok ko siya at medyo kinakabahan ako kasi ang seryoso ng mukha ni Archie. Ano pala yung sasabihin mo, Archie? Kinakabahan kong sabi. Ayaw niyo na ba akong isali sa pagsisiping ninyo? Tanong ko sa kanya. Hindi, tuloy pa rin tayo. Gusto ko pa nga magpasalamat sa iyo kasi sobrang laki ng naitulong mo sa amin ni Lani. Nagkaroon ng panibagong excitement ang aming pagsisiping nang dumagdag ka, ang sabi pa ni Archie. Walang anuman. Masaya ako na nakatulong talaga ako sa inyong dalawa ni Lani, tugon ko. Pero may tanong ako sa iyo, Kenji. Maging honest ka sa akin, ha? May gusto ka ba sa asawa ko? Napansin ko kasi na nitong mga huli ay sa kanya ka nakafocus. Ang usapan ay bigayan tayong tatlo. Walang lamangan.
Seryosong tanong ni Archie. Wala akong gusto kay Lani. Ano ka ba naman, Archie? Malinaw ang usapan natin na hindi pwedeng ma-fall, hindi ba? Marunong akong tumupad sa usapan. Saka alam ko ang limitations ko. Siguro, kaya kay Lani ako nakafocus ay dahil lalaki ako at babae siya. Alam mo naman yun. Pagsisinungalin ko. Okay, gusto ko lang malaman mo na aware ako sa kilos mo. Yun lang naman, pero mamayang gabi ulit ha. Ang sabi ni Archie at umalis na siya pagkatapos naming mag-usap. Abot langit ang kabako ng oras na yon, Papa Dudut. Ang akala ko kasi ay hindi napapansin ni Archie ang ginagawa ko sa tuwing kasama nila ako nagsisiping ni Lani. Pero ang lakas pala ng pakaramdam niya at mahusay ang kanyang obserbasyon. Kaya nang gabing magkasama ulit kaming tatlo, sa kama ay medyo umiwas muna ako kay Lani. Kung ano ang ginagawa ko nung una ay ganun lang. Ayokong dumating sa puntong hindi na nagugustuhan ni Archie ang ginagawa ko at maging dahilan pa yon para hindi nila ako isama sa kanilang pagsisiping. Isang araw ay nabigla ako sa pagdating ng tita ko sa apartment. Nakabalik na pala siya dahil medyo lumawag na ang lockdown. Pwede na ulit ang bumiyahe basta kumpleto ang requirements. Aniya, pwede na akong bumalik sa dati kong tirahan ng malapit sa trabaho. Sinabi ko na work from home pa rin ako at wala akong abiso kung babalik pa kami sa site. Inilink ko na lang kay tita na kung pwede ay doon muna ako sa unit apartment niya na ginagamit ko. Kahit magbayad ako ay ayos lang sa akin. Pumayag naman si tita at kalahati lang ang renta ang napag-usapan namin na ibabayad ko sa kanya. Ganti raw niya yon sa akin dahil ako ang tumingin sa apartment niya nang wala siya. Siyempre sobrang saya ko kasi hindi ko kailangan na umalis sa apartment ni tita kahit nandun na siya. Tuloy pa rin ang ligaya kasama sina Archie at Lani. Nagkaroon nga lang ng problema dahil paminsan-minsan ay nabisita si tita sa akin. Dapat ay mag-iingat ako sa aking kilos at sigurado ako na mapapaalis ako ni tita kapag nalaman niya ang milagro na aking ginagawa kasama ang dalawa pa niyang tenant. O nga pala Kenji, kumusta ka naman sa mga tenant dito sa apartment ko? Nakita ko nung isang araw nakausap mo si Archie, magkaibigan na ba kayo? Minsan ay usisa ni tita sa akin. Eh, hindi po, nagkakausap lang po pero hindi magkaibigan. Pagsisinungaling ko. Wala namang problema kung maging magkaibigan kayo pero ingat ka lang ha. Ang chismis kasi rito ng ibang tenant sa akin ay gumagawa ng malalaswang video ang mag-asawang yun. Tapos binibenta online. Yung babayaran sila para mapanood yung video nila, ang sabi ni tita. Nanlamig ako bigla sa sinabing yon ng aking tita. Bumalik sa alaala ko ang napakaraming beses na may nangyari sa aming tatlo. Kung totoo kasi ang sinasabi ni tita ay malaki ang chance na kinuna nila ng video ang aming pagsisiping nang wala akong kaalam-alam. Naisip ko rin na baka may kumakalat na akong video scandal tapos ay hindi pa ako aware. Agad kong kinausap sina Archie at Lani nang sabihin ko sa kanila na may nagsabi sa akin sa posible nilang trabaho. Noon naman ay malakas silang tumawa. Ani Lani sa akin lang daw sila aamin na ganoon ang kanilang trabaho. Binivideo nila ang kanilang pagtatalik at nilalagay sa isang website kung saan ay kumikita sila ng pera kapag may nanonood sa kanilang video. Minsan ay may mga tao na nagre-request sa kanila ng private video nila mag-asawa at binabayaran din sila. Doon ko na-realize kung bakit sinabi nila na kahit wala pang pandemic ay work from home sila. Bakit parang kinakabahan ka nang malaman mo ang trabaho namin? Tanong sa akin ni Archie. Umamin nga kayo sa akin. Kinuna niyo ba ako ng video? Yung tayong tatlo? Please maging honest kayo sa akin. Kinakabahan kong tanong. Anong tingin mo sa amin Kenji? Mapagsamantalang tao. Sa tingin mo ba ay kukunan ka namin ng video nang hindi nagpapaalam sa'yo? Turan pa ni Archie. Sagutin nyo na lang ang tanong ko. Malakas kong sambit. Dahil sa kaba ay hindi ko na napigilan ang pagsigaw. Hindi Kenji, yung ginagawa mo sa amin ay para talaga magkaroon ng dagdag na init ang aming relasyon. Hindi ka namin pagkakakitaan. Kahit ganito ang trabaho namin ay never kaming nagsamantala ng tao. Tugon pa ni Lani. Para makasiguro ay hinamong ko sila na ipakita ang laman ng kanilang cellphone, laptop at video camera.
Ayaw nila noong una pero sa pamimilit ko ay sumunod na rin sila sa akin. Kahit inabot na ako ng ilang oras sa pag-check ay ginawa ko yon, Papa Dudut. Nang masiguro na wala ay nakampante na ako kahit papaano. Pero masama ang mukha ni Archie at Lani sa akin. Hindi ko alam kung na-offend ba sila dahil sa naging masama ang tingin ko sa kanila. Nang medyo huminahon ako ay humingi ako ng pasensya sa kanila pero tila hindi nila yon tinanggap. Pinalabas na nila ako at walang sinabi kung kailan kami susunod na magsisiping na tatlo. Nahiya na akong kausapin sina Archie at Lani simula na mangyari yon, Papa Dudut. Sa tuwing nakikita nila akong nakatambay sa balcony ay hindi nila ako nilalapitan para kausapin. Hindi na ako sinabayan ni Archie sa paninigarilyo. Isang linggo na rin na hindi kumakatok sila sa aking unit. Araw-araw akong hinihintay ang pagkatok ni Archie pero hindi po yon nangyari. Ilang beses kong sinubukan na ako na ang kumatok sa unit nila pero inuunahan ako ng hiya. Hanggang sa umabot na ng 2 weeks na hindi nila ako pinapansin. Doon ko na sinabi sa aking sarili na kapag nakita ko si Lani o Archie ay ako na ang unang kakausap sa kanila. Sa totoo lang ay miss na miss ko na ang ginagawa naming tatlo. Lalo na si Lani, siya talaga ang nami-miss ko. Hinahanap ko ang haplos at paghalik niya sa akin, Papa Dudut. Hanggang isang gabi, pagpunta ko sa balcony para manegarilyo ay naabutan ko roon si Archie. Masama ang tingin niya sa akin. Aalis sana siya pero mabilis kong iniharang ang aking sarili sa kanyang harapan. Pinatabi niya ako pero sinabi ko na gusto kong malaman kung iniiwasan ba nila ako. Tatapatin kita, Kenji. Hindi namin nagustuhan nila niyang pag-akusa mo sa amin na kinukunang ka namin ng video ng walang consent mo. Marumi man ang trabaho namin pero hindi namin ugali na manloko ng iba. Matigas na wika ni Archie. Kaya nga sorry na. Intindihin nyo lang ang reaction ko. Saka paano na yung tayong tatlo? Wala na ba yun? Hindi naman natin gagawin yun. Parang wala na ako sa sarili sa aking mga tanong ng sandaling yun. Sobra kami nagpapasalamat sa iyo ni Lani dahil sa experience na ibinigay mo sa amin. Nasiyahan kami at alam mo sa sarili mo na ganun ka rin. Quits tayo pagdating sa bagay na yon, Kenji. At tapos na rin ang serbisyo mo sa amin. Hanggang doon na lang yon at hindi na mauulit pa, ang sabi ni Archie. Tinapig pa niya ako sa balikat bago siya pumasok sa unit nila. Naiwan ako nakatulala, Papa Dudut. Para akong masisiraan ng ulo nang malamang kong hindi ko na mahahawakan at mahahalikan pa si Lani. Nang panahong kasing yon ay tuluyan na akong nabaliw sa pag-ibig ko kay Lani kahit pa meron na siyang asawa. Talagang nagliyab ang pagkabaliw ko sa kanya nang tanggapin ko ang offer nila sa akin. Hindi ko matanggap na tapos na ang connection ko kina Archie at Lani. Nagtiis ako na sa imagination ko na lamang inaangkin si Lani pero hindi ko kayang makontento sa ganun lang. Kaya matyaga ako naghintay ng pagkakataon at isang umaga ay narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang unit. Sumilip ako sa bintana at nakita kong umalis si Archie. Siya lang mag-isa kaya naisip ko akagad si Lani na walang kasama sa unit nila. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ako kumatok sa pinto nila at nagulat si Lani nang makita ako. Kahit na hindi niya ako pinapasok ay pumasok ako. Pinapalabas niya ako pero ang sabi ko ay hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang aking gusto. Papa Dudut, aminin ko na para na ako nawala sa katinuan dahil sa kagustuhan kong may mangyari sa amin ni Lani nang kaming dalawa lang. Inakala ko na dahil pumayag na siya noon na kasama namin si Archie ay papayag din siya kapag kaming dalawa lamang. Pero ipinagtabuyan niya ako. Huwag ko raw hintayin na tawagin niya si Archie para bumalik ito dahil siguradong babasagin ang asawa niya ang mukha ko. Umiyak akong inamin kay Lani na mahal ko na siya. Sinabi ko na hindi ko sinasadyang mahulog sa kanya dahil sa nangyari sa aming tatlo. Hindi nagpabago ng pag-amin ko ang utak ni Lani. Pinalis niya pa rin ako, malungkot akong umalis at napakasakit na pinagtabuyan ako ng babaeng mahal ko. Hindi ko na tinuloy ang bala ko kay Lani pero sa kabila ng pagtataboy niya sa akin na para bang nandidiri siya ay hindi pa rin nawala sa dibdib ko ang pag-asa na makukuha ko siya kay Archie. Kung ano-ano na ang naiisip ko.
May sumagi pa nga sa utak ko na patayin si Archie para hindi na ako mahirapan. Lahat na yata ng mga negatibong bagay ay naisip ko na, Papa Dudut. Sobrang layo ko na sa dating Kenji na ayaw gumawa ng kasalanan pagdating sa larangan ng pag-ibig. Nang sandaling yon, kahit ayaw ni na Archie at Lani sa akin ay handa akong gumawa ng mali para makuha ang aking gusto. Ngunit ang mga bala ko ay hindi ko na magagawa ng isang araw ay nagulat na lamang ako nang makita kong naghahakot na ng gamit si na Archie at Lani. Isinakay nila yon sa isang maliit na cargo truck na nakaparada sa harapan ng apartment. Gusto ko sana silang pigilan pero naroon ang aking tita. Pumasok na lamang ako sa unit at sinilip na lamang sila sa bintana. Naisip ko na baka nagsumbong sila ni kay Archie sa ginawa kong pagpasok sa unit nila nang walang permiso. Yon ang naisip kong dahilan kung bakit nila naisipan na umalis sa kabilang unit. Matagal nang walang umuupa sa kabilang unit simula nang umalis doon sina Archie at Lani. Kung ganun yun katagal na bakante ay ganun na rin ako katagal na palaging nakatulala at iniisip pa rin si Lani. Kapag mag-isa ako ay ganun ako, Papa Dudut. Hindi ko magawang makalimutan si Lani kahit alam ko sa sarili ko na yun ang tama kong gawin. Umaasa pa rin ako na babalik sina Lani sa kabilang unit kahit may memo na kami mula sa kumpanya na kailangan na naming bumalik sa site ay ayoko pa rin bumalik. Baka kasi kapag umalis ako sa apartment na ito ay saka naman bumalik sina Archie at Lani. Alam kong mali na umibig ako kay Lani sa kabila ng mga nangyari sa amin kasama ang kanyang asawa. Pero yung kasi ang nararamdaman ko at mahirap kalaban ng puso. Kahit ang pakaramdam ko ay ginamit lang nila ako mag-asawa ay hindi ko pa rin magawang magalit sa kanila. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking sulat. Sana kahit masyadong magulo ang aking kwento ay nakapagbigay po ito ng babala at aral sa mga nakikinig. Lubos na gumagalang, Kenji. Walang taong perpekto at lahat tayo ay nakagagawa ng pagkakamali. Ngunit hindi ito dahilan para ubusin natin ang paggawa ng kamalian. Hindi ito dahilan para pasukin natin ang isang kasalanan kahit noong umpisa pa lamang ay aminado na tayo na ito po ay mali. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng utak ay para magkaroon tayo ng kakayahan na mag-isip ng tama at mali. Sa sitwasyong pinasok ni Kenji ay masasabing siya ang talo. Kahit na anong oras kasi maaari siyang bitawan ng mag-asawa na siyang nangyari. Mas makakabuti na magising na si Kenji sa katotohanan na hindi talaga sila pwede ni Lani. Huwag na niyang isipin ang mga nangyari sa kanila. Ang isipin na lamang niya ay may asawa na si Lani. Pag mamay-ari na ito ng iba. Mas makakabuti rin siguro na umalis na siya sa apartment at bumalik sa opisina. Nang sa gayon ay mas malibang ang kanyang utak dahil mas marami siyang taong makakasama at makakausap. Kapag kasi mag-isa ka ay mas maiisip mo ang iyong problema at may posibilidad na makagawa ka pa ng mga bagay na iyong pagsisisihan. Palayain mo na ang sarili mo kay Lani, Kenji, at ibaw mo na sa limot ang mga alaala mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil may taong nakalaan para sa iyo at hindi mo siya makikita kapag patuloy kang aasa sa isang tao na hindi naman magiging sayo. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
stories. Papa Dudut Stories.